Yan, samahan niyo ulit ako, ano, mga kapatid, mga kasama na. Titingnan ko kung kaya kong i-repair tong ano, turbo roaster na nakalagay dito, pero turbo broiler to. Ang tatak niya 3D. Model AX111A. Testingin ko muna kung gumagana o anong sabi, hindi na daw gumagana. Yun lang ang sabi ng may-ari. Hindi ko alam kung hindi umiinit, hindi walang power o ano ba. Gaya ng dati kong ginagawa, gagamit ulit tayo ng tester. Ang turbo, guys, meron din siyang switch dito sa likod. Ito. Pero parang pag pinipindot ko, parang hindi ko nararamdaman na may switch eh. Kasi dapat pag nilock mo kasi siyang ganun, mag-on yun. Yan. Yan, dapat. Dapat may madidinig tayong ganun. Di kaya gagalaw tulit. Yan. Timer. Heater. Wala. Naka-on na siya. Nakatulak na din to. Kaya dapat gagana na yun. Wala. I-actual natin. Ito natin saksak. Wala siyang power. Oh. Hindi umiilaw din. Hindi magana. Ito. Oh, walang ilaw itong dalawa. Subukan natin kung ano. Kung ano yung posibleng naging sira nito. Dati, hanapin muna natin kung saan natin siya unang babaklasin, kakalasin. Dito, walang bukasan. This one. Gaya nung una kong ginawang ganito, ibabaw din talaga yung bukas. Ay, sa ano, ito sa harap. Ilalim pala, ilalim. Kaibahan lang nito, guys, kasi ito yung heating element niya. Is yung bakal. Kasi yung, maalala nyo, yung una kong ginawa, ang heating element niya nun, yung salamin, na pag nagbaga, umiilaw. Umiliwanag. Ito iba to.
Okay, next. Ito yung sa thermostat. Ito yung sensor niya. Para ko lang bukasan. Ito nga yung tinatanggal. Pamabuksan natin siya. Kailangan ka lang ang guys. Puro ko lang na yung nakapainit. Guys, ito yung heating element. Ito yung sa thermostat. Testerin natin muna to. Ito, tanggalin ko muna tong salamin. Pero linisin natin ito mamaya. Pag nagawa. Pero pag hindi nagawa, hindi natin linisin. Game, ha? Ngayon, ito na naman tayo sa tester. Gamit yung tester. Ayan, tinetesting ko lang okay. I-readingan natin to. Patay muna natin. Ayan, patay. Dapat pag iniikot ko to, kasi ito yung sa thermostat niya, ito yung sa temperature na nagde-detect kung anong setting mo. Ayan. Basta pag inon mo na siya, may reading na siya kagad. Tapos, depende na lang siya, magka-cut off na lang siya. Pag na-detect niya yung temperature na sinet mo, mamamatay. Mamatay siya ng kusa. Dahil dito yon sa ano. Ito. Ito kasi yung nandito sa loob. Sensitive to sa init. Pagka na-detect niya yung init, parang nag-e-expand siya, kaya bumubuka. Pag bumuka siya, maghihiwalay sila. Mawala yung contact. Ganun yun. Ngayon, tingnan naman natin to. Ito kasi, itong dalawa na to. Ito na yung sa heating element natin. Ito na yung nagpapainit. Ito dapat to. Pagkalagay pa lang natin, meron kagad reading to. Meron. Ibig sabihin, buo to. Pero kanina, walang power. Wala tayong problema dito sa heating element tsaka dito. Good yan, good. Linisin ko lang ito mamaya. Taka naman hindi... Pag binalik ko, ayun o. Pag binalik ko, matutuwa yung mayari kasi mawala-wala yung kalawang. Next, dito na tayo kasi wala na tayong ibang titingnan eh. Ito na lahat yun. Kailangan na natin buksan to kasi wala siyang power. Okay? Siguro ito. Kasi alam nyo, iba-iba naman kasi yung mga tornilyo nila. Kung saan nakapwesto, kung saan dapat. Gaya nito, ito, iba yung ginamit niya. Hindi siya ordinary na tornilyo lang. Kaya hinanap ko pa kung saan dapat tatanggalin natin. Para mabuksan. Pag may fuse to, kasi hindi naman lahat ng ano guys, ng turbo, may fuse. Kasi yung last na ginawa ko, wala naman siyang fuse. Pag may fuse to, fuse lang ang posibleng sira. Kasi wala yung buong power niya, wala lahat eh.
Ito ko na yung sira, guys. Sabi ko na eh. Napansin ko na to kanina pa eh. Ito yung sira nyo. Yung sinuturo ko kanina na switch na sabi ko wala akong nararamdaman. Ito yun. Ito yung dun sa switch na to. Dito yung tumutulak. Kaya tabi natin to. Di pwede mawala yan. Tapos merong nagtatanong sa akin na kung bakit daw hindi na umiikot yung ganito niya. Sabi ko nga kung may tester, ito yun. Posibleng ito ang sira niya. Ito, ito kasi yung motor niya. Ito yung nagpapaikot. Yan. Mas maganda kung may tester kasi kung may tester, pwede mo matest muna bago kami bumili agad. Ito yung sira. Ayan o. Nasunog. Yan ang naging sira niya. Sunog. Ito yung contact niya eh. Tapos ito yung switch. Ito dapat yung switch. Kaso wala na. Ngayon, kukuha muna ako ng switch na ipapalit natin. Ayan, team. Patid. Meron ako nakuha. Galans. Kung mga pamilyar kayo sa galans ng mga tatak. Galing to sa microwave. May sira kasing microwave oven dito na ano. Talagang pampyesa na lang. Binigay lang sa akin para magamit ko daw yung mga pyesa. Ito na yun. Ang gagamit ko na ngayon. Pareha siya. Ayan o. Yan, yan. Baliktad lang yung terminal niya, pero okay lang yan. Ayan. Dapat ganyan kasi yan. Ito wala, no? Oh, may nadidinig kayo. Tsaka dapat, pag iti-tester mo to, normally open. Itawag siya normally open. Yan na, normally open. Kasi pagka tinatawag siya normally open, naka-open lang siya, wala siyang contact. Ngayon pagka nag-close na yung switch, yan, magka-reading na siya. Open. Oh, kaya siya normally open. Balikan natin to para may linis-linis na ako tapos hatid ko na itong mamaya. Unasan natin natin. I-bend natin siya ng konti kasi tatama pala siya dun. Okay na.
Ito ay angat ko lang ng konti. Okay. Ngayon, kapit na natin sa nakikita po ba kung saan soy kakabit? Dito sa ikakabit ko. Ito yung dalawa na to. Saan na isa? Wait lang, may hindi ako naikabit. Yung switch to, yung push button, hindi ko naikabit. Dapat dito to. Ayan, dyan yung sa butas. Oh, yan, dapat ganyan yan. Ito, punasan ko na lang ito. Tapos yung wire na kanina, dapat doon nakabit. Ibabalik lang naman natin yun. Ito yung isa. Yung isa, galing mismo sa supply. Ito yung lalagay natin dito. Ayan, para hindi na mahirap. Susundan nyo ba guys? Ito. Yung isa kasi nito, dito yan. Yun siguro yung naging problema niya, maluwag. Tandaan nyo, hindi pwedeng maluwag yung mga terminal. Kasi pag maluwag, nagkaaroon na static, nagkaaroon ng kuryente na kumikislap-kislap. Yun yung nagiging cause kung bakit siya susunog. Gaya nung kanina. Nakita nyo naman sunog, di ba? Tayo muna, magdidikit yung wire. Then next, ito na. Lalapit pala natin. Gaya nito, maluwag din. Pitan na din natin. Pag mga ganito, ipitin nyo lang naman. Higpitan nyo na din. Mas maganda na yung mahigpit kaysa yung maluwag. Okay. Balik natin yung tinanggal natin sa timer. Okay, next. Ayun na, balik na tayo.
Babalik na natin guys. Yung kalawang na natanggal. Madumi. Ayan, hugasan ko muna to. Ito hindi na, pupunasan na lang to. Hugasan ko muna to. Tsaka yung hugasan na din natin itong plate. Yun ang ginawa ko na turbo. Ito naman yung nasira sa kanya. Ito. Yan. Nagasan ko lang muna to. Tapos ito, pupunasan lang muna. A few moments later. Yan guys, nagasan ko na siya. Natura. Alinis na ulit. Pati ito yung salamin. Kanina diba ang dami dito? Paikot. Normal lang nagkaaroon yung dito kasi hindi talaga na ilinis yung dito sa gilid. Kasi ano na yan eh. Nakalapat na siya, nakaipit. Game, ngayon ibalik natin yung sana yung hika. Pupunasan na lang natin to.
Kaya kailangan natin siyang punasan kasi tingnan nyo. Kalawang yan. $1,350. Itong heater niya. Ito yung heater niya pala. Heating element tawag namin dito. Nung nasa ano pa ako. Ano pa ako sa dati kong trabaho. Ito. Ito na po nasa ko naman ito. Ano eh. Okay. Oh, balik. Ngayon talaga ikabit na natin to. Yung kabit na natin guys. Ito guys, siguraduhin nyo lang na naipitan to. Iipitin nyo dito. Gaya nung ginawa ko kanina. Yung pula po, dun yun sa heater. Dito yan. Siguraduhin yung mahigpit ha. Para hindi siya naglulus. Pag naglulus kasi yun yung isa nagiging cause ng ano. Kaya nagkaaroon ng sunog yung mga wire. Ito naman yung parang light red o pink. Dito sto sa thermostat and temperature control. Ayan. Kabit na natin. Tapos ito guys, dapat to sasakto to dito ah. May butas to dyan. Yun yung pala, tandaan nyo lang. Tapos, kabit lang natin yung tornilyo na ito. Ito yung spoon eh. Parehas ka tayo dito. Hindi, maluwag. Saka natin higpitan.
Okay. Next, yung pan. May ano din to, parang sa electric pan na may kanal siya, yan. Parang hindi siya iikot na yung blade lang. Tapos yung nut niya, pabaliktad yung paghigpit. Hindi kagaya ng common. Ito pabaliktad. Yan ang paghigpit niya. Okay. Ito na yung last. And okay. Dito na lang. Ito may gatla din to guys ah. Ito na sa mga natin kasi. Kalinis yung loob. Yung labas hindi naman malinis. Yun na yung unang ano ko pa lang kanina. Kahit nung pagkakuha ko doon. Napansin ko na tong switch. Wala siyang contact nung ano. Yung pagkakuha ko. Game. Ngayon guys, testerin muna natin siya. Gamit ang tester lang. Hindi muna natin siya i-actual. Para bago natin i-actual, dapat sigurado na tayo. Yan, kikita. Yan. Yan, di ba wala pa? Pag in-on ko to, tutunog. Pero wala siyang reading. Dahil meron pa siyang switch dito sa likod. Tingnan natin na. Babaha ko itong switch. Yan. Nagbabago siya. Pag ganyan, walang heater. Pag inon ko, may heater na yan. Wala. Meron. Pag tinanggal ko to, wala lahat yan. Andito sa likod yung pinaka parang main switch niya. Pag binaba natin yan, meron. Ayan, nagbabago. I-actual natin guys. Actual natin, actual. Game. I-actual natin ah.
nakikita ba? Iaangat ko muna to para sigurado. Tapos pag i-test natin, yan, nakasaksak na yan guys. Nakikita nyo ba? Kumaandar na yung pan sa loob. Yan. Kasi yung timer, direkta na siya sa pan. Yan, didinig nyo? Gumagana na yung pan. Pero ano guys lang, hawak ko lang to, hindi ko na siya sinaro. Pwede naman yun. Mahalaga maidiin lang yung switch niya. Game. And next naman, yung ating heater. Yan, pinagana ko na yung heater natin. Malalaman lang natin siya kung umiinit kasi hindi siya kagaya ng iba na ayan o. Ang temperature niya is 37. Papainitin pa natin siya para malaman natin kung talagang umiinit. Hindi kasi siya kagaya nung kung familiar kayo sa video na ginawa ko. Hindi siya kagaya nun na parang ang heater kasi nun, yung glass type na ano, na may spring sa loob, na nagbabaga, kaya lumiliwanag. Ito hindi init lang talaga ito eh. Pero yan, gumagana na guys oh. Tingnan nyo yung temperature, 53, 54. Mainit na yan. Okay na to guys. Okay na. Success na naman. Salamat.